Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is me again, Albert. So for today guys, ay magbibigay naman tayo ng tips sa ating mga manunood kung paano sila gagaling sa tulo. Dahil mayroong mga may tulo na nawawala ng pag-asa kung gagaling pa nga pa daw sila sa kanilang sakit at kung paano nga pa daw kapag nangangati lang at may discharge na kakaunti na, ito nga ba daw ay sign ng tulo. Mayroon silang ganitong nana na lumalabas sa kanilang ari. And then, ito nga ba daw ay tulo na? At gagaling nga ba daw sila? Ano daw ang kanilang dapat gawin? So ako guys ay magbibigay lang sa inyo ng kakaunting tips. So kapag kayo ay may nararamdaman na mga ganyan, mapababae man, mapalalaki, ay ang kailangan nyong gawin ay unang-una guys, ay magpa-consult kayo sa doktor. So unang-una, nirecommend ko sa inyo na magpa-consult kayo sa doktor para malaman o malaman ninyo kung ano nga ba ang inyong sakit. Kung ano nga ba itong inyong nararamdaman. Kung tulo nga ba ito or infection lamang. So, kapag kayo ay wala namang budget at natatakot kayo magpa-check up sa doktor, so ang maire-recommend ko sa inyo na gamot ay uminom kayo ng Mifenamic at Amoxicillin. So, pagsasabayin nyo lang itong Mifenamic at Amoxicillin. So, ang tanong nila, ilang beses nga ba daw inumin ang Amoxicillin at Mifenamic? So, sa isang araw, ang pag-inom ng Mifenamic, guys, ay sa at Amoxicillin ay sa umaga, tanghali, at gabi. Ito ay pagkatapos mong kumain. Kailangan may laman ang tiyan mo. So, ilang weeks nga ba daw itong inumin? So, ang may recommend ko ay hanggang 2 weeks to 1 month na pag-iinom o 3 weeks hanggang sa mawala na ang inyong nararamdaman. Hanggang sa mawala na ito. So, meron naman mga gamot na mas madaling mapisa at mas madaling matanggal ang inyong tulo or infection sa inyong ari. Andiyan na yung doxycycline, citromycin. Marami akong tips. Marami akong video na ginawa dyan. So, scroll nyo lang yan. Makikita nyo kung ano yung mga gamot na inirecommend ko sa inyo na pwede nyong inumin na mahal, may mahal, mayroong mura. So, may mga videos ako dyan. So, panoorin nyo lang. Ito ay ginawa ko ulit dahil marami nagtatanong. So, nasa na tayo banda? So, gagaling nga ba daw sila sa kanilang tulo? Yes, may pag-asa po kayong gumaling dahil marami na rin po akong mga manunood na gumaling na sa kanilang inom na gamot. At ito sila ay gumaling na within 2 weeks or 3 weeks. Basta, kapag 2 days pa lang or 3 days, no, nawala na siya. And then, sa pakiramdam nyo ay wala nang lumalabas, ito ay nananahimik or nabawasan lamang yung infection sa inyong ari. So, kailangan ituloy-tuloy nyo lang ang pag-inom. And then, ang mga bawal ay huwag nyong gagawin. So, kailangan bawal kayong uminom ng alak. So, bawal manigarilyo. And then, kailangan kumain kayo ng mga prutas, ng mga mabitamins. Kailangan uminom kayo ng gatas, Yakult. So, kailangan uminom kayo ng Yakult everyday or kung wala naman kayong Yakult at mas maraming buko, so uminom kayo ng buko juice. Mas makakatulong kasi yung buko juice, guys. So, kapag gusto nyo talagang gumaling, so magpakulo kayo ng buko juice. So, pakuloin nyo yung sabaw ng buko. Pakuloin nyo. And then, kapag maligam-gam na at kaya nyong init, so ibabad nyo yung ari nyo doon. Ibababad nyo lang hanggang sa lumamig ang buko juice na inyong pinakuluan at ibinabad nyo yung inyong manoy doon. So, mas makakabuti yun. Araw-araw nyong gawin, kung nangangati, ay ibabad nyo lang yung inyong manoy, yung inyong ari sa pinakuluang buko juice. So, pakulo lang kayo, inilagyan nyo ng konting asin para mas mabawasan yung o mas matanggal yung mga bakterya doon sa inyong ari. So, and then, sa mga nagtatanong kung mabisa nga ba daw, yes, mabisa po ang ginawa nyo ito. So, gawin nyo lang, sundin nyo lang yung
mga ganitong remedies at mga tips, lalo na sa mga kababaihan. Sa mga kababaihan, ito ay mas maganda na ibabad nyo yung ano nyo sa pinakuluang buko juice. Lagyan nyo ng kunting asin. Kapag alam nyo kanya nyo na yung init, so ibabad nyo lang, ihugas nyo lang yun dun. Kung wala naman kayong buko juice at merong kayong bayabas or dahon ng bayabas, yung usbod, yung pinakamura na dahon ng bayabas, so pakuluin nyo rin yun. Pakuluin nyo at lagyan nyo ng konting asin at pwede nyo yung panghugas o ibabat yung inyong ari doon o ang inyong mga manoy at lalo na sa babae. So mas maganda po yun. So yan lang ang may advice ko guys, but it's important talaga na magpa-check up kayo sa doktor para mas matingnan at mas masuri ang inyong nararamdaman. So ito muli si Alberto nang bibigay sa inyo ng tips kung ano inyong mga dapat gawin na sana'y gumaling na kayo. At ang mga bawal ay bawal makipagtalik kapag kayo ay may sakit. Na ganito, bawal makipagtalik para hindi po kayo makahawa ng inyong partner o ang inyong mga girlfriend. So kapag mayroon kayong ganito at nakipagtalik kayo, kailangan yung gumamit ng protection. Kailangan nyo ng kondom. So but it's importante na wag muna kayong gumamit o wag muna kayong makipagsiping sa inyong mga partner para mas maiwasang lumala. At mas maganda kapag nakipagtalik na kayo ay mas magaling na kayo at wala na kayong nararamdaman. Yung kahit wala na kayong nararamdaman, kailangan nyo pa rin gumamit ng kondom. So yan lamang guys. And don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking pang mga susunod na mga tips. Thank you for watching guys.